Hello guys! Welcome back to my channel. Sa nga pala ko sa Manila yung Jesus. Tamo taga Surigao din Lord. Yung marunong mag-Bisaya, Tagalog, Ilonggo, Surigao nun. Pero hindi marunong mag-English. Ayun tayo. So itong video na to ay para to sa mga Pilipina na nagtanong kung saan ko ba daw nakita ang aking asawa. Nakita ko po ang aking asawa sa Facebook. Believe me or not, sa Facebook ko po. Wala po tong halong kabulastugan ulit. Sa Facebook ko po nakita ang aking asawa. Alam ko, kayo, hindi kayo maniniwala na, ha? Facebook? Ang Facebook ay hindi dating site. Yes, hindi dating site. Alam ko. Kaya, ito, i-share ko sa inyo kung paano, aking bulaklak, kung paano ko nahanap ang AFAM. Year back 2011, pumunta ako sa Hong Kong bilang isang OFW. Yun nga, sabi ko, boring doon. Kaya, pumunta ako sa mga dating site. Hindi nga ako pinalad. Hindi ako pinalad talaga. So, wala, nagsawa na ako, napagod, ayoko na. Kasi, minsan may kachat ako, na in love ako. Tapos malalaman ko, picky pala. So, na-picky din ako. Kaya yung mga shinare ko sa inyo about sa picky-picky, totoo yun. Dahil na-experience ko po bilang ako na naghahanap ng foreigner sa dating site. Kaya walang halong kabulastugan yung previous videos ko na mga picky-picky. Experience ko yun, kaya ayun. So, nabigo ako, nagmahal, piki pala sila, saglit mo, nabalaklak ko, nilagay ko dyan. Ayan, para ano, design, charot. So, yan, nabigo ako, wala, na ako, ayoko na. Wala, sawa na ako. 5 years ba naman sa mga dating site, wala talaga akong swerte doon. So, umalis ako, nag-deactivate ako ng account, pumunta ako sa Facebook. Nag-focus na lang ako sa Facebook, dahil wala na eh. Libangan na lang, bilang ako isang OFW, na picture-picture na lang, post. Tapos, pero, ito, isang araw, abang wala ako magawa talaga. Gumawa ako ng grupo sa Facebook. Ang title, eh, bigo pa rin talaga ako sa Love Live, eh. Foreigner, eh. So, ang title is, sabi ko, gawa ko ng grupo dito sa Facebook. Ito lang naman libangan ko. Ay, gumawa ako. Ang title ng grupo kay, ito, baka mano ko, ito ha. Single Filipina looking for foreigner husband for serious people only. May bracket po yung for serious people only. So, ito po yon ang aking grupo. Bright siya. So, i-ano ko na lang siya, i-attach ko na lang siya dyan para makita nyo talaga kung ano siya. So, yun yung grupo ko. Nag-start ako 2017 March. March, as in March. After ng February. Ibigo sa pag-ibig. So, ayun, ginawa ko yon. Maraming mga foreigner na pumasok doon. Maraming nag-join doon. So, 15K na yung grupo ko before ako nag-leave. Nag-leave ako kasi tapos na ako. Wala, bakit ba ako mag-stay doon? Wala na. Wala na akong hanapin, may asawa na ako. Ayoko na rin ng gulo. So ganito 'yan. So nagpusa ko isang taon din ako doon sa grupo na 'yon bago ko nahanap ang aking forever na si Mr. Jason ng buhay ko. Mabait, guwapo, mapagmahal, maalaga. So nasa kanya na lahat. So ayan, sayan so, guys. Bago isang taon din ako doon bago ko nahanap si Mr. Jason ng buhay ko. Ayan guys, post ako ng post. Ako ang may-ari, ako ang creator, ako lahat, ako admin. Walang tao pa noon eh. Hanggang sa may pumasok, dumami na siya ng dumami, nag-enjoy na kami. So, hindi ko na malayan, isang taon na pala. Post ako ng post doon. So, mga July yata yun. July, talaga dami na. July 18 yun, ang dami na talaga. Isang taon ba naman? Ang dami na talaga. So, August, wala na, post ako. Sabi ko, try ko nga. Kasi dami na eh. Sabi ko, try ako. Tapos ang post ko, nakabikini ako doon. Charot. It's summer eh. Nakabikini ako, nakatrend. Sabi ko, wanted husband. Joke lang. Alam mo, nagbiruan. Hindi na nagpa-seryoso kasi hindi na ako pinalad talaga. Wala na to. Wala na talaga pag-asa. 30 na ako eh. 30 na ako eh. Is tayo pa naman tag-30. Wala na talaga. Tiguwang na talaga. Sabi ko, wanted boyfriend. Oh my God. Nag-comment siya. Hindi ko siya kilala. Kasi bago lang pala si Mr. Jisoo or husband ko doon sa dating site. 1 week pa lang siya doon. Tapos, ayun na, nagpost ako. Kabuang lagi na ako. Wanted husband. So, nakaya nag-comment. Churro. Siya lang yun akong napansin yung comment. Kasi, siya talaga yung first time. Kasi, marami akong post na doon eh. Pero, siya yung first time na nakita ko na iba. Na hindi siya laging nagko-comment o nagpo-post. Sabi ko, ba may bago? Like, click ko yung profile. Jess, Jonathan Jess. So, sige. Sabi ko, okay. Sabi niya, wow, you're so beautiful. So sexy. Reply ko lang, okay. So, ayun. Tapos, aba, nung nag-reply ako, minisage niya ako.
Hi, you're so beautiful and sexy. Charot. Yun talaga yung una niyang ano, approach sa akin. Sa reply ko naman, okay. Okay pa rin ako. Sabi niya, you're hard to get daw. Di daw ako, ano, hard to get daw. Sabi ko, aba, syempre. Ganon ko. Of course. Ganon na ako. Tapos, wala, noon, hindi ko na siya ni-reply. Inignore ko na siya noon. Wala na. Tapos, wala na, pasikat na ako. Post ako ng post kasi parang may admirer na ako. Alam mo yun, post ako ng post. So, ayun. Tangan sa bawat post ko, mag-message siya sa messenger. So, bakit ka na pa daw naghahanap ng, ano, na, nandito na nga daw siya. Hindi ko, ba, serious talaga to? Sige, tignan na. Hindi ko na naman siya ni-reply yan. So, abot yun ng isang ano yata to? Na 2 weeks yata, isang linggo ba yun? After nun, hindi siya sumuko eh. Ni-replyan ko na. Ang on-an, morning yun eh, good morning. Sabi, good morning, sunshine. Sabi ko, oh, sunshine. Pagising ko, may sunshine na. Sunshine talaga. Tapos yun, nag-text siya sa akin, good morning, sunshine. Did you sleep good? Aba, parang, talaga, serious talaga to. Buwang na talaga to. Tapos, ano nun, ano, ni-replyan ko siya. Ang reply ko talaga, sabi ko, did you find someone? Kasi di ba, in-ignore ko siya ng 2 linggo ba yun? O isang linggo. So, yun sabi ko, did you find someone? Sabi niya sa akin, no. Kasi, ikaw talaga yung gusto ko. Sabi ko, wow! Wow, ako talaga! So, yun. So, ayun. Naghaba na yung conversation namin. Tapos, sabi ko sa kanya, that di lang na nag-reply na ako na parang seryoso na ako. Kasi talagang seryoso na rin naman siguro to. Yung ano, that di na sinabi ko sa kanya, did you find someone? Sabi niya, wala pa. Sabi ko sa kanya, pwede ba kitang makausap sa camera? Kasi gusto kong make sure na ikaw yung nasa profile mo sa Facebook. To make sure lang naman, di ba? Ayaw ko na naman scam. Dahil galing na ako sa scam na yan. Hello, 5 years ba naman naghanap ng foreigner, police cameras. Ayun, sineryoso ko. Sabi niya, give me a second. Nag-ayos yata ng pagwapo. So, ayun, sabi ko, no problem. Take your time. Yun, ito na, tumawag. Aba, kita ko talaga, gwapo nga. Nagpagwapo yata. So, ang gwapo niya. Tapos, yung ang ganda ng smile niya. Parang smile niya ng smile na, woo, ito na talaga, nakita ko na siya. Naano din siya na nakita na niya ako sa come to come. Ako din, ano din, woo, yung bapo talaga niya. Nakililig na ako, ayun. Tapos, ayun, hanggang sa, nag-ano yung ano namin, nag-deep yung conversation namin. Tapos, after 1 month, sabi niya sa akin, you know what, I really like you, sabi niya sa akin. Tapos, ang sinabi niya sa akin, sabi ko, wow, yung puso ko to be booked, tibok. Sabi ko, aba, ito na namang really like you. Ilang beses ko na tong narinig sa mga ibang foreigner na, I really like you. Yeah. Tapos, pero, hindi ako napahalata na kinilig. Tapos, afternoon, ala, nag-deep conservation na siya, tapos ganun, alam niyo na yun, tapos sabi niya, sabi, pupunta ako na Hong Kong. Sabi ko, wow, kailan? Sabi niya, November, kasi may ano ako doon, may bakasyon daw siya. Sabi ko, ha? November, ang bilis noon. Nagkakilala lang tayo last month, August, tapos ngayon po, sabihin mo, babakasyon ka dito, pupunta ka dito sa ano, sa Hong Kong. Ko, 3 months lang yun. Okay ka lang. Sabi ko, aba, sabi niya, oo, seryoso daw siya kasi naghanap daw talaga siya ng asawa. Ko, ay naku, wag ako. Sabi ko, wag ako. Maraming ganyan eh. After yung pag-meet, goodbye na. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. Seryoso talaga ako sa iyo. Pupunta ako sa iyo. Aasawahin kita. Sabi ko, nung sinabi niya nga aasawahin, sabi ko, aasawahin niya ako. Sabi ko, aasawahin mo ako for what? For insurance? Sabi ko sa kanya, 3 months pa lang tayo, pupunta ka dito. Hilo, sinabi ko yun kasi dami kong nakachat noon, umabot na 1 taon, walang nangyari. So sabi ko, baka naman papatayin mo ako dyan, bibinta mo ako insurance. Ganon sabi niya, ha? Ano ba pinagsasabi mo? Insurance ka dyan, sabi niya. I'm not that kind of guy, sabi ko eh. Sabi niya, yun, talagang seryoso daw siya, sana seryoso ako. Sabi ko, seryoso ako. Parang di ko na sineryoso yung usapan. Pero talagang paano yung ano ko ba, patiwarik yung sagot ko kasi ayoko nang seryosohin kasi ayoko lang masaktan. Bigo na talaga ako. At ayun, yung siya seryoso talaga. So, ano na naman, usap-usap kami. Ayun, umano siya ng ticket. Yung asawa ko po, hindi po siya nag-I love you sa Facebook. Never siya nag-I love you. Ganito yan. Never talaga siya nag-I love you hanggang hindi ko inaway. Hanggang sa inaway ko siya. Kasi ganito yun nangyari. Tapos, ayun na. Nag-book na siya ng ticket. October, book na siya ticket. Sige. Nag-send na siya sa akin, excited na siya, nakinabahan daw, kasi first time niyang umalis ng ano, foreign country daw. Sabi ko, sige, kung ikaw kinabahan ako naman ito, kinilig, excited na rin ako. So, ngayon, sige, sabi ko, saan yung ticket mapakita mo sa akin? Pakita niya sa akin, wow, Pennsylvania to,
Hong Kong. Sabi ko, serious to. Ito na talaga. Nakabook na talaga siya ng ticket. So, bunga-bunga na to. Okay, nabahan na talaga. Ito na talaga. Talaga siguro yung destiny ko. So, bago yun nangyari, wala pa rin I love you. Bago nangyari yun, itong Pilipina niyang ex-girlfriend, hindi na sila friend. Pero hindi ko alam. Kasi, hindi ko makita yung friendless ng asawa ko. Saka-hide siya. Tapos ngayon, pero wala kasi siyang mga post. That time, bago siya, tapos na siya nag-book ng ticket, nag-post yata siya ng about ba yun sa Kalag-Kalag ba yun, November 1 yun eh. Ilang weeks na lang talaga, pupunta na siya doon sa Hong Kong. So, ayun na. Tapos nag-post siya. Yung ex siguro niyang, inasiguro siya, baga inaabang-abangan ba na magpo-post ng something. Eh, yung asawa ko minsan lang, mga foreigner minsan lang magpo-post. Nag-post siya, nilikes ni ex niya. Alam ko ex niya kasi sinabi ng asawa ko, may ka-chat with siya noon, ganun, hindi nagkatuluyan. So, ayun, sabi ko, ah, okay. Sabi ko, hindi na ba kayo friends? Sabi niya, hindi na talaga. So, hindi na, okay, hindi na. So, past this past na eh. So, sustong itong ex niya, nag-like sa kanyang post. Pag-like niya, napansin ko. Sabi ko, akala ko ba hindi na kayo friend? Ang hindi ko napansin na post pala ng asawa ko ay nakapublic. Sabi niya, hindi na talaga kami friend. Bakit ba pinagsasabi mo? Sabi ko, yung ex mo nag-like. Kung hindi kayo friend, bakit nakalike yan? So, hindi ko pa napansin talaga. Sabi, nagalit ako. Bigla ko nagalit. Sabi ko, ayoko na sa'yo. Dictate it. Bahala ka sa buhay mo. Sinungaling ka. Sabi ko sa kanya, sabi mo, hindi na kayo ano ng ex mo. Sabi niya, hindi nga. Ano ba pinagsasabi mo? Sabi ko, tingnan mo yung post mo. Yung ex mo nag-like. Nag-heart-heart pa. Diyos ko, ikaw naman, te. Alam mo, may relasyon na yung tao. Nag-heart-heart ka pa. So, ayan. Gusto mo ng gulo talaga. Pero hindi mo kami na ano. Di ba, nandito kami habang buhay. Ano na kami? So, ayan. Nag-heart-heart pa siya. Nabuisit ako. Tapos, sabi ko sa kanya, ay, bahala ka sa buhay mo. Ayoko na sa'yo. Binalak ko siya. Eh, may ticket na siya noon. Binalak ko siya ng bunga-bunga. So, binalak ko nga siya. Pero friend kami sa WhatsApp. Friend kami sa Instagram. May Yahoo Mail kami. Kasi talagang seryoso na eh. Alam mo yun. Doon niya ako binanatan sa WhatsApp. Bububububububus na bakit ka nung ganyan. Alam mo yun. Blablabla. So, ito naman, na in love na ako. So, ayun, unblock. Babalik ka Facebook. So, ayan, sabi niya. Ito, sabi ko, wala, sabi pala ito, nag-away na kami doon. Tapos, binanatan niya ako ng text sa WhatsApp. Hindi ko talaga pinansin yung bahala sa buhay mo. Na nosebleed na rin ako. Ang dami niya explain. Pero English, bahala sa buhay mo. Ay, bahala ka dyan. Tulog na ako. Bahala ka dyan. Pagising ko ng umaga. Good morning, love. I love you. Yun na yun. Doon na siya nag-I love you sa akin. Sabi niya, alam mo, hindi ko gagawin yun kung hindi ka nag-alit. Parang noong nag-I love you siya, parang wow. Kasi never din siya nag-I love you talaga sa akin. Kung hindi ako nag-alit sa kanya, hindi daw niya gagawin yun na I love you. Parang yun na daw yung pang last word. Kasi ang dami niyang messages. Diyos ko, hindi ko talaga pinansin. Balak sa buhay mo. Nabuisit ako. Siya na may ticket na. Alam ko naman na. Talagang aanuhin ko rin, nagpatigas din ako ng ulo, bahala ka sa buhay mo, tingnan talaga natin mo hanggang saan ka. Kaya yun, sabi niya sa akin, nung gabi natulog ako, ang dami niya, supot-supot. Pagising ko ng umaga, last niya, message, I love you so much. Doon na yung pok. Pagising ko, panatouch naman ako, tinawagan ko kagad. Nagbati na kami, bumalik kami sa Facebook, na-unblock ko na siya sa Facebook, ayun na yun. 2 weeks after, nag-meet na kami. Yeah, 3 weeks after 24, nag-meet na kami. So, ayun. Sabi niya sa akin sa personal, alam mo, hindi ko talaga gagawin sana. Hindi ko sasabihin na I love you sa chat kasi gusto ko sa personal kasi nabuisit ka sa akin. Sabi ko, ay, sorry ha, kasalanan ko rin. Hindi ko pala alam na yung post mo pala ay public. Siyempre, yung ex niya, sinerts ka niya, nakita yung post mo na nakapublic. Siyempre, may feelings pa siguro. Kaya, ayun, nag-heart-heart. Hindi niya alam na hello, hiwalay na kayo, ba't mo pa i-heart yan? Pamang habol mo. Diba, naghiwalay na kayo kasi ayaw na nga yung ano ko sa'yo. Husband ko, ba't ka pa nag-heart-heart? So, ayaw. Sabi, na-realize ko, sabi ko, ay, mali pala ako, love, sorry talaga. Kasi alam ko naman na, sabi ko, mali pala ako kasi yung post mo pala, hindi ko na-realize na naka-public pala. Nakita niya. Sabi ko, see? Sabi niya sa akin, see? Sabi ko sa iyo, ganun. Tapos ayun, binigay na niya ang kanyang Facebook account, ano, password, lahat, binigay niya sa akin. May ano na ako. Tapos bumalik siya dito sa Amerika.
Walang nagbago. Pagdating na pagdating niya dito sa Amerika, sabi niya, nandito na ako, kaka-arrive ko lang, tumawag siya sa ulit, I love you, thank you for everything, I wanna marry you. Sabi niya sa akin, I wanna marry you. Kaya yun, dumating siya dito, 28 November, December 12, nag-ano na kami ng fiancé visa, nag-file na kami ng fiancé visa. Tapos, nag-waiting kami, nagwiting kami ng approval galing sa kanilang government, sa aking fiancé visa. Ayun, na-approve kami April. April, pag approval, naghuwat ako ng 1 month para doon sa letter na approval para i-forward doon sa Hong Kong. Nung April, March, dumating na yung approval. Tapos, nagwiting na naman ako ng letter galing sa embassy na natanggap na nila. So, yun. Pagka may medical ko na, pagka June 12, interview ko na, tapos naka-on the spot na nakapasa ako, galing ko yata, no? Kahit hindi ako marunong mag-English, nag-split ako dun sa interview ko, hala na sila dun, ayan. So, ayan, nakapasa ako on the spot, sabi ng, interviewer, congratulations, you passed your Q1 visa, welcome to America. Sabi niya sa akin, kalug yung nag-interview sa welcome to America. Tatawa naman ako, so, noon, in-interview ako, tapos sabi ko, love, pasado ako, thank you so much, Lord. Ayan, pasado, ang saya ko, ito na talaga. So, yun, June 12 yung aking interview, June 22, lumipad ako papunta dito, kasal namin, noong August 3. 2019. Kaya ito na ako, happy life and happy wife. Ito yung aking story. Kaya kayo guys, huwag kayong mawala ng pag-asa sa mga naghanap dyan, ng mga papangasawa sa mga dating site sa Facebook. O sa mga dating site, kung hindi kayo pinalad sa dating site, guys, try nyong pumunta sa Facebook, sa mga grupo-grupo po sa Facebook. Marami pong grupo-grupo doon. Malay nyo, yung swerte nyo nandun. Huwag kayong mag-isti sa dating site. Kasi yun nga, kahit ilang taon na kayo doon, kung wala talaga kayong swerte, dahil ang mga tao doon, mga buang-buang. So, try nyong magpunta sa Facebook. Tulad ng ginawa ko. Malay nyo, yung destiny nyo nandun sa Facebook. Hindi natin alam. Kasi hindi naman natin hawak ang ating destiny. Huwag kayong mag-isti dyan. Pumunta din kayo sa iba. At sana guys, mahanap nyo yung inyong mga dream boy, dream ano pa dyan, katulad ko. At sana talaga na dumating yung time na wala na, mag-happy life, happy wife na kayo. Huwag kayong sumuko guys. Ayan, yun lang talaga, huwag kayong sumuko, go lang sa inyong goal. Huwag kayong mawala ng pag-asa na umatanda na ako, baka hindi ako makahanap. Go lang ng go. Walang edad ang mga AFAM. Basta mahal ka nila, mamahalin ka nila. Ayan guys, salamat sa pagpanood. Sana na ko kayo sa aking, na-challenge kayo sa aking story. Ayan, ganun lang kadali ang aming story dahil hindi talaga kami nagtagal ng aking asawa. So ayan, I love you guys. See you sa aking next video. I love you, I love you, I love you all. Ayan. Please, sa mga aking mga bagong dyan, subscribe my channel and click the bell below para ma-update kayo sa aking mga new videos about sa mga apam niyan, para naman may mga idea kayo, kasi marami pa akong mga video na pag-usapan natin about sa mga apam. So, ayan guys, bye-bye, mabuhay Pilipinas, bye-bye, love you.